record label producer na si Rocky Rock Santos na kilala na ngayon sa kanyang mga kantang pinoproduce sa Star Pop Philippines ay nagpasalamat sa lahat ng mga taga-suporta ni Maymay kapag karoon ito ng bulletin board dyan sa Seoul, Korea, care of Idol Pick. Ang sabi ni Rock Rock Santos, nice! Salamat sa patuloy na suporta nyo kay Maymay and Trata with all the applause na ginawa niyang MOG sa kanyang Twitter account. Mga kaibigan, ito ay in-reply niya, i-comment niya sa account ni Maymay Dreamers 3 hours ago. Nakalagay kasi sa post ni Maymay Dreamers, Maymay Entrada's new single Auto Deadma featuring Wasuk of Pentagon, promotional billboard at Seoul, Korea, care of Idol Philippines or Idol Pick. Care of Idol Pick. I'm sorry about that. Shin Han Bank Building at Sudaemon Station, Seoul, Korea, May 8 to May 10, 2023. Ayan po, care of niya ito sa at Star Music Philippines, at Star Pop Philippines, Cube Pentagon, Rock Santos, at Naomi Christelle 94, and at Meridel Maymay Entrata. Ayan, at least na-recognize po ang effort ng mga taga-suporta ni Meridel Maymay Entrata pagkatapos nilang makapagpalagay ng dalawang billboard dyan sa Seoul, Korea po, mga kaibigan. Ayan, yes, official pep.philippines is posting this sa kanilang website. Maymay Entrata celebrates 26th birthday in ASAP natin to with boyfriend Aaron Haskell. Ang kanilang write-up ay ganito po ang laman, mga kaibigan. Ayan, pep.philippines by Christine Joy Bailon. Ayan po ang nakasulat po. Espesyal ang pagdiriwang ng ika-26 na karawan ng actress-singer na si Maymay Entrata. Bukod sa natanggap na pagbati mula sa malalapit niyang kaibigan at fans, may espesyal pa siyang performance sa ASAP natin to nitong linggo, ika-7 ng Mayo taong 2023. Sa unang pagkakataon, inawit ni Maymay sa ASAP natin to stage ang latest single niyang, Auto Deadma. Mas lalo pa itong naging espesyal dahil live siyang pinanood ng kanyang Canadian boyfriend na si Aaron Haskell. Ayon sa kapamilya star mula Canada ay lumipad po patungong Pilipinas si Aaron para makasama siya sa selebrasyon ng kanyang kaarawan. Hindi rin daw niya. Sukat akalaing sasamahan siya nito lalo na't may taglay na pagkamahiyain ng nobyo. Pahayag ng Auto Deadma singer, gusto ko lang magpasalamat sa kanya kasi sobrang mahiyain po talaga siya. Ito rin daw ang unang beses na makita siyang mag-perform ni Aaron. Sabi ni Maymay, thank you rin po sa ASAP family po dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na nandito po siya mapanood ako for the first time mag-perform. Thank you, sobra na na-appreciate ko yun. Sa likod ng tinatamasang tagumpay sa career, buhay at love life, ano pa kaya ang birthday wish ni Maymay Entrata? Aniya, ang birthday wish ko po in general lang na lang talaga na sana imperfect, na nasa imperfect world kasi tayo, kaya nawa po talaga mangibabaw yung pagmamahal at kabutihan po natin sa bawat isa. Magiging posible lang po yan kapag nagde-defend po tayo sa perfect one kundi yung Panginoon. Aww. Kasi hindi ko ma-imagine yung buhay ko kapag wala siya sa buhay ko kasi kung wala siya, wala rin yung mga taong nagmamahal sa akin. Valentine's Day noong February 2022, nang buksan ni Maymay sa publiko ang tungkol sa relasyon nila ni Aaron. Nasa Canada noon si Maymay para mag-aral ng acting lessons at makasama ang nobyong nakabase roon. Kahit na magkalayo, masaya raw si Maymay sa piling ni Aaron at panatag siyang tapat at higit na mas mahal siya nito. O, di ba?
Ang sarap naman. Ang galing naman ng write-up ng official pep.ph. Thank you for this very nice write-up for Meritel Maymay and Trata. O, samantala, Maymay Dreamer Power View daw po tayo on YouTube. Please use this playlist. Thank you. At ibinigay niya po ang playlist sa YouTube World. So as of now, let's do our update on Auto Dead Money Meridel Maymay and Trata, since nakita natin itong ipinost ni Maymay Dreamers sa Twitter account. Ang Auto Dead Money music video ni Maymay ay umabot na ito at nakatungtong na rin finally ng 604,000 views, mga kaibigan. Ayan. ABS-CBN Star Music, 175 views. Yung lyrics po yan, visualizer. At nako, Maymay's boyfriend watches her on ASAP. Ayan, ang daming nanood, guys. 174,000 views po. Ah, diba? Excited at masaya ang mga tao sa naging formal at official na pagpapakilala ni Maymay sa kanyang boyfriend na si Aaron Hashkill. Ayan. Salamat po sa mga patuloy na nag-stream ng Auto Dead Ma sa YouTube World. And you can still help hitting 1 million by watching Auto Dead Ma sa YouTube World. And never forget, of course, to clear your history po every now and then para pasok at counted ang panonood nyo ng Auto Dead Ma, mga kaibigan. And yes, what is the latest sa Twitter World? Let's see kung ano nga ba ang latest. Kasi nga po, syempre kanina nasa For You lang tayo. Ngayon, latest. 4 hours ago, ang sabi ni Star Pop Philippines, start your week right. Here's Maymay and Trata's live performance of Auto Dead. Maasap natin to stage. Brightest Flame and Dead. Ayan, so ipinost po nila ito. Ang link na ito sa Twitter World. Ayan po. Thank you so much for that promotional Star Pop Philippines. At sana patuloy pa rin po ang guesting ni Maymay. Ngayong tapos na ang launching nito sa ASAP natin to, sana ang sunod nito ay nasa Magandang Buhay na. And then punta siya sa I Want ASAP. Kasi nga, plano si Maymay na kumanta sa I Want ASAP last Sunday. Pero I think hindi po naka-guest si Maymay sa I Want ASAP last Sunday. Kasi pumunta ako sa I Want ASAP, ang nakita ko lang doon ay si Kadelec. So hindi ko po nakita ang, syempre, ang guesting ni Maymay sa I Want ASAP. So let's wait, maybe next week ay makapag-guesting na si Maymay sa I Want ASAP, para naman po ma-promote niya sa online world ang kanyang kantang Auto Dead Ma. Kaya ang tanong ni Maymay Dreamers, kagaya ko, did this happen yesterday? Natuloy ba daw ang pag-guesting ni Maymay? Kasi ang sabi ng I Want ASAP official one day ago, gagawin din nating makulay ang inyong Sunday as we bring you a fresh musical performance from Maymay and Trata live on I Want ASAP. Pero hindi po ito nangyari. I am afraid so. Kasi hindi ko po nakita si Maymay sa I Want ASAP kahapon. And yes, dyan po tayo mag-a-update ng ating mga happenings sa buhay ni Maymay and Trata. Napa-stop ako, guys, kasi nga syempre nakita ko itong campaign for voting sa tag 25 under 25. Kasi nga po hindi po nakapasok si Maymay this week. So sana next week ay makapasok na po, at once a week lang po ang pagboto nito. Kung kaya sana ay kayo din ay makapagboto na rin po para sa nag-iisang Meridel Maymay and Trata. There was this commotion this morning about Maymay officially
ipakilala nga itong si Aaron sa show business. Kasi nga, merong nagreklamo, sabi nila ba, aba, ginamit ba ni Mary J. Maima and Tata ang kanyang nobyo para i-promote pa more ang kanyang kanta? I'm afraid not so. Kasi nga po, nangyari ang ama ko Bugera, walang boyfriend naman na pinakilala. Pwede ba? Hindi naman official na pinakilala. Nasa Instagram ng May Valentino. At ngayon nga, nag-umpisa nang i-launch itong Auto Dedma. At saka pa naging guest itong si Aaron dahil nga sa birthday ni Mama and Tata. And that was so special. The intention was just like to make that very day special dahil nga syempre birthday ni Mama and Tata at ipakilala man or mahagip pa ng camera nandun siya. Actually, sabi nga mismo si Mama, sabi mahiyaan si Aaron, and then it was not Mama who holds the camera, it was the cameraman who point that camera lenses towards Aaron. So, no, I don't think so na ginagamit ni Mary J. Maima and Tata ang kanyang boyfriend para mapa-hype ang kanyang Auto Dedma. Kasi nga po, hype na po ang Auto Dedma, guys. Imagine mo, namabot na siya ng 600,000 views and I don't think so. It has something to do with Aaron Haskell. So, chill, mga bashers. Hindi po ganun. At never maging ganun si Maymay. Matakot kayo sa karma, guys. Kasi nga, kung nakita nyo lang yung paniniwala ko, huwag tayo masyado mambash. Kasi nga, kung basihan natin yung message ni Maymay, doon tayo matakot. Kasi na sobrang makadiyos ang bata. And I don't know why there is still this parang diskontento tayo. So, kung ano nangyayari sa buhay ni Maymay, parang hinahanapan natin siya ng lusot. Just to twist the good motive of sharing her joy to all the people na nagmamahal sa kanya. At saka, I don't think so na tama yung sinabi ng basher na Maima is using Aaron para mapahype ang kantang Auto Dedma. Kasi hindi po ganun. I highly believe, o diba, parang beauty pageant. I highly believe, o diba, ganun. Na hindi ganun ang nangyari. So, matakot tayo, guys, kasi nga, napaka Christian ni Maymay, ang puso niya ay busilak, and we can see that sa kanyang mga greetings na mismo mga kasamahan niya sa ASAP family binibigyan siya ng surprise, yung mga fans niya binigyan siya ng food cart to surprise her to make that very day special, o diba? And hindi nyo pa ba nakakita kung gaano kabait ang batang ito? So, sana makita nyo yung good side ni Maymay at hindi yung kung ano-anong naiisip ninyo. Ayan. So, dyan po tayo titigil. Ayan. Kasi nga po, gusto ko lang maintindihan ninyo na napakabait ng isang Mary J. Maima and Tata na mismong nung magsalita siya about her wish in general ang gusto niya kasi gusto niya ng peaceful world. Diba? Peaceful world na malayo sa intriga, malayo na sa pambabash at syempre, let us be happy not just for Maima and Tata kundi sa lahat ng mga taong kumakayod, kumikilos para sa ikagaganda ng kanilang mga buhay. And so instead of eyeing on Maymay, why are we not eyeing into ourselves and making our lives better? O diba? Kung medyo may mga problema, why not sorting things out sa mga buhay-buhay natin to make our life better than yesterday? O diba? So yun lang po muna kasi I don't want to dig deeper o dun sa mga below the belt na pambabash nila kay Maymay ng dahilan kaya Aaron. And it's a happy week, it's a happy month since it's birthday of Maymay. So let's stay on the bright side of the world and stay away from the dark side of the world. And so yeah, yan po muna ang ating update. Magandang hapon po sa lahat. Alexander Lexter Jules, I will see you later for more later kung may mahanap pa akong magandang update from Mary J. Maymay and Tata. Magandang gabi po sa inyong lahat.